nga pala tayo sa ating mga gagamitin. Lapit ka dito, cameraman. So ngayon, meron tayo ngayong buntot ng baboy. At mas maganda kapag meron tayong tenga ng baboy kasi ito talaga ang meat ng taga Maragondon na may tenga. So ang gagamitin natin dyan para sa ating sapatis di Maragondon ay meron tayo ditong sibuyas, bawang, paminta, siling haba, kalamansi, suka, iso, tsaka meron tayong dill at parsley. Hindi mawawala ang ating patis. So ngayon guys, sisimulan na natin. 3, 2, 1. Ingredients. So ilalagay na natin ngayon ang ating sibuyas, ang bawang, ayan, ating paminta, ayan natin itong ating sili, kalamansi, ayan. Tapos lagyan na natin ng suka, cheese, mawawala ang ating patis. Ito ang magpapasarap din eh. Lagyan natin ng dill. Yan. Pabango. Kaya pagsasama-samayan na natin siya guys. Let's go. Pagkatapos ng isang oras na ating pagmamarinate, ngayon lulutuin na natin sa ating ready madero. At alam nyo ba guys, sabi ng mga matatanda na taga sa aming taga Maragondon ay mas maganda to iluluto daw sa kahoy. Ayan. Kaya susubukan natin. Nandito tayo ngayon para tingnan natin yung atin na patis di Maragondon. Yan. Ooh! Sarap! Bango! Amoy na amoy yung ating nilagay na dill tsaka yung patis, guys. So, aloy-aloy na natin ito sa lumambo. So, yun guys. Nandito na tayo ngayon. Tapos na tayong lutuin itong ating sinapatis di Maragondon. So ngayon, lalagyan na natin at i-plating na natin at samahan nyo up. Mag-isan natin. Wow! Sarap! Isan na natin guys. Isan natin itong ating laman. Papakita ko sa inyo maya-maya. So bago natin tikman itong ating napatis na di Maragondon, gusto ko lang malaman ninyo na ako yung litimon taga Maragondon kaya ako ito ginawa. Sa hindi nakakaalam, ito inilitis si Dres Bonifacio sa aming lugar na which is sa Maragondon. And then dito din pinatay sa Mount Buntis ang Dres Bonifacio. So tara, tikman na natin to guys kung gaano ka sarap.